pagmamalasakit sa mga may sakit. Sa Ebanghelyo ngayon ay makikita natin ang ginawang pagpapagaling ni Jesus sa isang bingi at pipi sa lugar na tinatawag na Decapolis, na ang ibig sabihin ay sampung siyudad. Ito ay hindi nasasakupan ng mga Hudyo, kundi ng mga Griyego na may ibang lengguwahe at kultura. Ang taong ito ay dinala kay Jesus at kanyang pinagaling sa pamamagitan ng kanyang haplos at salita. Nang siya ay gumaling, sinabihan siya ni Jesus na huwag itong ipagsabi, ngunit kumalat pa rin ang balita. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Ephata, na ang ibig sabihin, mabuksan. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito. Ngunit, habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong panghangang sinasabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga pipi. Nais ipakita ni Jesus na ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Isinulat ni San Marcos ang kanyang ebanghelyo para sa pamayan ng Kristiyano sa Roma, na karamihan sa kanila ay hindi mga Hudyo. Nang mabasa nila ang ebanghelyo ni San Marcos, napagtanto nila na nagmamalasakit si Jesus sa mga taong may iba't ibang kultura at bansa. Nakikita nilang nagmamalasakit din siya sa kanila. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, ang habag ni Kristo sa mga may sakit at ang marami niyang pinagaling na karamdaman ay isang tandang kahanga-hanga na dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan at nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Si Jesus di lamang magpapagaling ng mga may sakit, kundi nagpapatawad din ng mga kasalanan. Naparito siya upang lunasan ang buong tao, kaluluwa at katawan. Siya ang manggagamot na kailangan ng mga may sakit. Sa kanyang awa sa lahat ng nagdurusa, ay nakipagkaisa sa kanila. Ako'y nagkasakit at dinalo ninyo. Ang kanyang pagmamahal sa mga may sakit ay hindi tumigil sa hinaba-haba ng panahon. Ginaganyak ang mga Kristiyano na kalingain ang mga naghihirap sa katawan at kaluluwa. Ang ganitong kalinga ay pinagmula ng mga walang tigil na malasakit sa ikagiginhawa ng mga naghihirap. Sa ating komunidad, marami rin ang mga may sakit. Marahil, ang iba ay hindi natin nababatid sapagkat hindi sila dumadaing at nagtitiis na lamang sa katahimikan. Kailangan din nila ang mga taong may malasakit at sensitibo sa kanilang pangangailangan upang kanilang maranasan din ang nakapagpapagaling na haplos ng Diyos. Ang ebanghelyo ngayon ay nag-aanyaya sa atin na magkaroon tayo ng matimyas na habag at paglingap
sa mga kapatid nating may sakit at naghihirap sa ating komunidad. Katulad ng ginawa ni Jesus at ng mga taong nagdala ng may kapansanan sa Kanya. Hayaan nating maging daan tayo ng Kanyang pagpapala upang sila man ay makaranas din na nakapagpapagaling na haplos ng Diyos. Paano tayo magiging daluyan na kagagaling na haplos ng Diyos sa mga may sakit? Una, sa pamamagitan ng pagdalaw at pagbibigay sa kanila ng mga payo na makaaaliw at makapagpapatatag sa kanilang pananampalataya. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagsisikap na makatanggap sila ng sakramento ng pagpapahid ng langis. At ang ikatlo, ang isama sila sa ating mga panalangin at paghihikayat sa kanila na manalangin tuwina at pag-aalay ng kanilang sakit at hirap para sa ikabubuti ng kanilang pamilya, komunidad at sa buong simbahan.